Joyce. Totoo ba ang sinasabi ng lalaking to? Tatlong taon na kayong magrelasyon? Sir, magpapaliwanag. Tumahimik ka! Hindi ikaw ang tinatanong ko! Daddy, mahal ko po si Gio, Daddy. Alam mong hindi ko siya gusto para sa'yo. Ano na lang ang ipapakain niya sa'yo kung kayo ang magkatuluyan? Sir, kung kasalanan po ang mahalin ng anak niyo, handa ko pong harapin yung anong kaparusahan na gusto ninyo. Huwag niyo lang po ilayo sa akin si Joy. Mr. Romantico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagasubaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sabi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras, dito sa ating tulang. Mr. Romantico. JL, sino yung babaeng yun? Saan ba dyan? Yun oh. Yung nakaupo malapit sa may nakadilaw na jacket na yun. Kilala mo ba yun? Saan ba dyan? Yung katabi ni Leia? Teka lang, ano nga ulit ang name ng babaeng yan? Akala ko ba pogi ka? Lapitin at kilala ng mga chicks. Eh bakit di mo kilala? Manahimik ka? Kilala ko yan. Iniisip ko lang kung anong pangalan. Sa dami ba namang mga nakikilala ko? Siyempre, makakalimutan ko rin ang iba. Anak ng puto naman, oh. Ano ang pangalan niya? Joyce ang pangalan yan. Joyce Di Guzman. Naalala ko na. Taga-business ad yata yan, eh. Freshman din yan. Joyce. Ang ganda niya. Para tingnan mo, ang ganda niya talaga. Lalo na pag umingiti siya. Tingnan mo. Nako. Di pwede yan si Joyce. Rich kid yan. Saka alagang baby talaga ng magulang yan. Ang alam ko, may sakit kasi yan eh. Hoy pare, Gio. Ano, na-love at first sight ka na ba sa kanya? Kanina ka pa nakatitig eh. Baka maglaway ka, Bards. Tarantado ko talaga. Hindi ako katulad mong manyak. Nung nakaraan ko pa kasi siya napapansin eh. Tuwing PE kung hindi taga-score sa mga kaklase niyang naglalaro, siya yung laging naiiwan sa bleachers. Eh, ang lively naman niya. Ang ganda pa rin ng ngiti, oh. Parang anghel na bumaba sa lupa. Anghel sa lupa? Ayos, ah. Kasi nga may sakit. Kaya hindi masyadong nagpapagod. Ako, ayoko sa mga ganyan. Parang basong babasagin. Kailangan mong ingatan. Eh, ganun naman talaga lahat ng mga babae. Parang babasagin baso. Kailangang ingatan dahil mamahalin o mamahalin. Iba ka talaga. Ikaw nang maraming alam sa pag-ibig. Idol na kita eh. Palibhasa, ikaw puro kakalukuhan sa mga babae. Kaya hindi ka nakakahanap ng seryosong pag-ibig. Tama na. Corny na. Oh, halos mag-iisang oras na. Wala pa si ma'am. Tara, alis na tayo dito. Ito na lang ako. Bahala ka nga dyan. Gio, pakopya nga ako sa English mamaya. Nakalimutan kong gawin kagabi. Napasarap sa Dota. Hindi ka sumali. Taob ka laban eh. Eh, natulog ako ng maaga eh. Si mama kasi nagalit sa akin. Ang taas daw ng binabayaran sa kuryente, kaya pinatay ko yung computer. Internet nga namin eh, papaputol na daw eh. Ang sakit nun, pre. Sakit talaga. Tara, pila na tayo. Nagugutom na ako eh. Tara na. Li. Ano ba yan? Ang harot naman kasi. Hala ka, Parts. Sorry, miss. Ano kasi? Kung gusto niyo magharutan, wag dito, pwede ba? O, Joyce, yung puso mo. Eto naman, napakataray. Hindi ka naman natumba. Nasagi lang. Sorry na, kamahalan. Huwag mo nang pansinin tong kaibigan ko. Ako naman nakabangga. Pasensya na, miss.
Ewan ko sa inyo. Ang taray naman ng kaibigan mo, miss. Eh, kasi kayo eh. Ay, hala siya. Uy, Gio, bakit nakangiti ka dyan? Pare, liligawan ko siya. Sure ka ba? Kita mo ang taray-taray. Naku, good luck na lang sa'yo, Pards. Sure na sure. Final answer na talaga to. Ang alam ko, tatay niya sundalo. Kaya pare, good luck talaga. Nasa school clinic na naman ba ako? Hi. Huh? Ikaw na naman? Ba't nandito ka sa clinic? Na-injury kasi ako sa basketball kanina. Natapilok ako tapos tumama yung braso ko sa may poste. Eh, may nakausling alambre. Ayun, kailangang tahiin. Ikaw, bakit ka pala nandito? Kanina ka pa natutulog dyan eh. Cutting ka ba? Ay, ako nga pala si Gio. Hindi, no. Ano kasi, may sakit kasi ako sa puso. Hinika ako kanina, kaya eto ko ngayon. Anak, so sorry, ngayon lang kami nakarating. I need to finish the meeting at napaka-traffic. Hinintay ko pa yung daddy mo sa headquarters nila. Eh, okay ka lang ba? Okay na po ako, mami. Bakit ka naman kasi tumakbo, Joyce? Alam mo naman ang bawal sa'yo, di ba? Teka, sino siya? Opo, daddy. Sinubukan ko lang naman po. Si Gio po. Schoolmate ko po. Hi, sir. Alis na po ako. Ayos na tong sugat ko. Sige, Joyce. Pahinga ka na muna. Sige. Salamat. Hindi mo ba maliligaw yon? Naku, daddy. Hindi po. Tsaka, sabi niyo po, di ba bawal po ako mag-boyfriend habang nag-aaral? Ito pa nga lang eh. Sumuhay ka na. Sinasabi ko sa iyo, ah, bawal ka munang magkaroon ng boyfriend. Opo, daddy. O siya, halika na. Hinihintay na tayo ni Doc. Nagpa-schedule na ako ng appointment sa kanya ngayon. Okay na po ako, mami. Halika na. Mabuti ng sigurado. Hi, sir. Ma'am, welcome po. Oh, Gio, nagkatrabaho ka dito sa food chain na to? Oo, nagsaservice crew ako dito. Ikaw lang ba mag-isa? Hindi. Kasama ko yung family ko. Ayan na sila, oh. Good morning po, ma'am, sir. Welcome po. Good morning. Di ba ikaw yung schoolmate nitong si Joyce? Opo. Nagkatrabaho ka dito? Sir, yes, sir. Tara na, mami. Daddy, kuya. Bakit kasi dito tayo kumain eh? Ang daming tao dito. Ano ka ba? Kakain na nga lang eh, magre-reklamo ka pa. Joyce, yung schoolmate mo na yun, bakit nagtatrabaho dito? Hindi ko po alam, daddy eh. Akala ko ba private ang school ninyo? Eh, bakit siya nag-aaral doon kung nagtatrabaho siya dito? Bakit? Bawal bang mag-aaral sa school ang mga nagtatrabaho dito? Napaka mo naman. Eh, syempre, mahal kaya ang tuition sa school ninyo. Kaya niya bang bayaran yung tuition doon? Ayoko siya para sa'yo, Joyce. Kung manliligaw siya, huwag mo siyang sasagutin. Hindi kanya kayang buhayin sa paglilinis at pagsisilbi sa food chain na to. Eh, hindi naman po siya nanliligaw eh. Tsaka bakit ganyan po kayo makapanghusga? Tama na yan. Iha, order na tayo ng pagkain at kumain. Kakainis. JM, Pards, halos ilang linggo ko na rin hindi nakikita si Joyce. Medyo nakakamiss na. Pag dumaan naman ako dun sa classroom nila, di ko rin makita. Sana kaya yun? Baka nasa hospital. Eh, natake. Ganon. Sira ulo. Eh, may sakit eh. Kapag nakita ko talaga siya, sasabihin ko na gusto ko siya at gusto ko siyang ligawan. Anong sabi mo? Joyce, kanina ka pa ba dyan sa likod namin? Hindi naman. Sakto lang na marinig kung gusto mo akong ligawan. Tama ba? Ayan na. Ano kasi, Kwan? Oh, kanina parang sigurado ka. Eh bakit ngayon parang tameme ka na? O sige, teka, papayag ka ba? Hmm. Pare,
Wala. Busted ka kagad. Aray. Sige. Pards, sige daw. Talaga ba? Ayaw mo? Ready, wag. Anong ayaw? Ang saya-saya ko nga eh. Sinabi mo yan, ha? Oo nga eh. Oo daw, Pards. Tayo na. Manligaw ka muna, no? Gio, alam mo naman na bawal pa akong mag-boyfriend, di ba? Oo naman. Handa naman ako maghintay sa'yo eh. Teka, bakit parang ninapo ka? Ayos ka lang ba? Medyo ganito kasi ako kapag kinakabahan eh. Bakit? Anong nangyari? Wala naman. Pero kasi, salamat ha. Salamat sa 7 buwang paghihintay, pag-iintindi, pagiging kaibigan, at pagiging sandalan ko kapag malungkot ako. Teka, bakit ka nagpapasalamat? Oo. Anong oo? Oo? Oo, as in, sinasagot mo na ako? Yes! Tayo na! Sabi mo yan na walang bawian, ha? Oo nga eh. Ang saya-saya mo, ha? Oo naman. Kasi alam mo dati, pinapangarap ko lang na maging akin ka. Ngayon, tayo na. O, teka. Huwag ka masyadong kiligin. Baka atakihin ka sa puso. Aray ko. Sira ka talaga. Pero Gio, alam mo naman na bawal pa akong mag-boyfriend, kaya itago na muna natin to, ha? Ayoko kasing mapahamak ka. Ah, sige. Pero sabihin na natin kila JM at Sara? Sana konti lang ang makakaalam. Promise. Teka, anong tawagan natin? Babe? Baby love? Honey? Loves? O baby ko? Ano ba yan? Kailangan pa ba talaga nun? Loves na lang. Sige. Hi, loves. I love you. Loves, I love you too. Joyce, ang telepono mo. Kanina pa nag-i-ring. Hindi mo ba yan sasagutin? Ang ingay. Kumakain tayo. Sorry po, Daddy. Papatayin ko na po. Sino ba yan? Baka importante. Sagutin mo na. Sige po. Excuse me lang po. Huwag ka nang umalis dito. Sagutin mo na. Po? Dito muna sagutin ka ako. Sino ba yan? Bakit ka ba kinakabahan? Gio, bakit ka naman kasi ngayon tumatawag? Wala po, Daddy. Si Sara po ito. Hi, loves. Sara, yung assignment ba kahapon, hindi mo na kopya? Anong sinasabi mo, loves? Sige. I-forward ko sa'yo mamaya. I-email ko na lang, ha? Okay, bye. Loves, teka lang. Ano kaya sinasabi ni Joyce? Grabe, nakalimutan niyo yung anniversary namin. Makatulog nga ng maaga. Ngayon lang siya nakalimut, ha? Hello? Loves, tulog ka na ba? Happy first anniversary. Akala ko, Loves, nakalimutan mo na. Ano ka ba? Kumakain kasi kami kanina habang tumatawag ka. Eh, mali naman kasi yung timing mo eh. Kaharap ko si Daddy. Nandiyan ba yung Daddy mo? Naku, pasensya na ah. Eh, kasi naman, hindi tayo nagkita ngayong araw na to. Hindi pa kita matawagan. Miss na miss na kita, Loves. I love you so much. Tama na. Kinikilig na ako ng sobra. I love you din so much, Loves. Thank you for a year of loving me this much. I love you to infinity and beyond. I love you to infinity and beyond too. Loves, congratulations. Buti nakatakas ka sa parents mo. Oo naman, no? Alam kong darating ka ngayon. Salamat, Loves. Loves, gusto ko nang sabihin kila Daddy at Mami ang tungkol sa atin. Paano kung ayaw nila sa akin? Lalo na yung Daddy mo. Paano kapag nalaman nilang 3 years na tayo? Anong sabi mo?
Ano uli yung sinabi niyo? Joyce, totoo ba ang sinasabi ng lalaking to? Tatlong taon na kayong magrelasyon? Sir, magpapaliwanag. Tumahimik ka! Hindi ikaw ang tinatanong ko! Daddy, huwag naman po kayong magalit. Opo, tatlong taon na po kami. Hindi ba't may usapan tayo? Opo, Daddy. Pero mahal ko po si Gio, Daddy. Alam mong hindi ko siya gusto para sa'yo. Ano na lang ang ipapakain niya sa'yo kung kayo ang magkatuluyan? Sir, kung kasalanan po ang mahalin ng anak niyo, handa ko pong harapin yung kung anong kaparusahan na gusto ninyo. Suntukin niyo po ako o bugbugin. Huwag niyo lang po ilayo rin sa akin si Joyce. At sir, marahil mahirap lang po kami, pero sir, namumuhay po kami ng marangal. Kaya huwag niyo lang po maliitin yung estado ng buhay namin. Mahal na mahal ko po si Joyce. Kung kailangan ko pong gumapang, maghikahos at magsakripisyo para lang buhayin talagaan si Joyce, gagawin ko po. Anak, ayos ka lang ba? Joyce! Daddy, bakit ka ganyan? Mahal ko po si Gio. Matatanggap ko lang ang lalaking yan kapag may napatunayan na siya. Russell! Kapag inatake yung anak mo! Hindi po, ma. Kaya ko po ito. Hayaan niyo po si Daddy, Mami. Okay na po ako. Sigurado ka ba? Oo. Mga anak, ako, wala naman tutol sa pagmamahalan nyo. As long as masaya naman si Joyce, eh masaya ako. Talaga, Mami? Oo naman, anak. Salamat po, tita. Ang panahon, loves, hindi natin na malaya na isang taon na ang lumipas. Parang kahapon lang ako gumraduate, tapos ngayon, ikaw na. I'm so proud of you. Isa ka kasi sa mga inspirasyon ko. Teka, sila tita, pupunta ba sila sa bahay mamaya? Gusto ni mami at kuya na pumunta kaso, hindi sila pinayagan ni daddy. Ganun ba? Nakakainis naman si daddy. Nakagraduate ka na nga, ayaw pa rin niya sa'yo. Ay, itanan mo na lang kaya ako, Gio. Magpakalayo-layo na tayo. Kahit nag-graduate na ako at nagtatrabaho ka na, di pa rin tama ang magtanan tayong dalawa. Mas maganda pa rin na may basbas tayo ng mga magulang natin. At kung hindi pa ako tanggap ng daddy mo, pagsusumikapat ko sa pagre-review para sa board exam, nang sa gayon ay makapasa ako at maging engineer. Sorry na. Loves, kung kailangan mo ng pero sa review mo, ah, huwag kang mahihiya na lumapit sa akin. Ako, ipunin mo na lang yung pera mo para sa future natin. Ako na bahala sa review ko. Yes? Hello? Loves. Oh, bakit ang saya mo? Teka, bakit ka pala tumatawag sa office phone ko? Loves, worth it ang 6 na buwan at mga gabing pagpupuyat ko sa kaka-review. Loves, nakapasa na ako sa board exam. Loves, engineer na ako. Talaga? Oh my God. Teka, Joyce. Huwag ka masyadong matuwa, ha? Baka atakihin ka sa puso, ha? Sira. Oh, bakit ka naman umiiyak dyan? Loko ba? Masaya lang ako. Sa wakas kasi, matatanggap na tayo ni Daddy. Oo nga, Loves. Sana matanggap na ako ng pamilya mo. You have proven yourself so much, Loves. I am so proud of you. I love you. Shhh! Tahan na, Loves. Mahal na mahal kita. Isa ka sa dahilan kaya ako nakarating dito. Susunduin kita mamaya. Yes, Engineer Gio Sandoval. Dad? Oh. Anong ginagawa ng lalaking yan dito? Dad, may gusto pong sabihin si Gio. Alam mo, iho, nakagraduate ka nga, pero hindi pa sapat yun. Engineer na po ako, sir. Ano? Nakapasa na po ako sa board exam. Engineer na po ako. Pero... Daddy, please. Okay. Ano po? Sige na. Payag na ako sa relasyon yung dalawa. Salamat, sir. Loves!
Anong meron dito, ha? Teka, bakit kayo nagyayakapan? Joyce, umiiyak ka? Ma, engineer na po si Gio. Okay na po kami kay Daddy. Nako, eh magandang balita yan. Teka, magluluto ako, ha? Gio, dito ka na kumain. At buti naman, Russell, natunaw na yung bakal mong puso. Magtigil ka, Raquel. Gio, Joyce, bumitaw na kayong dalawa, pwede? Sorry, sir. Tito, dito na lang ang itawag mo sa akin. I love you so much, Daddy! Gio, halika. Mag-usap tayo sa garden. Sige po. Tita, Joyce, lalabas lang kami ni Tito. Sige. Gio, naiintindihan mo sana ang ginagawa ko sa inyo ni Joyce. Po. Ang gusto ko lang naman ay magkaroon siya ng magandang buhay. Naiintindihan ko naman po yung Tito. Hindi ko naman talaga intensyon na paglayuin kayo. Gusto ko lang malaman kung gaano mo kamahal ang anak ko. Iba siya sa ibang babae. Gio, napakahalaga niya sa amin. At ayokong paiiyakin at sasaktan lamang siya ng kung sino. Naiintindihan ko po. At makakasiguro po kayo na bibigyan ko siya ng magandang buhay. Hindi ko siya sasaktan at paiiyakin dito. Nakikita ko naman. Masaya ako at hindi ka sumuko. Andiyan ka sa tabi niya. Napatunayan mo nga sa akin na hindi mo pababayaan si Joyce. Maswerte siya at minahal mo siya. Hindi po, Tito. Maswerte po ako at nakilala ko at minahal ako ni Joyce. Hi, loves. Happy 7th anniversary to us. I love you to the infinity. Sit. Teka. Bakit wala pa rin siyang reply? Baka busy sa site? Okay, mamaya magre-reply rin yan. Huwian na pala. Teka, tingnan ko nga if may text si Gio. Sundo sa akin? Walang reply. Ay, naku. Makauwi na nga. Naninikip tuloy yung dibdib ko. Ay, uwi na ako. Bukas ang gate. Ha? Bukas-bukas din ang pinto. Teka, nasan ba sila, Mami? Mami? Daddy? Sa sahig. Ano to? Red carpet? Susundan ko nga. Oh, teka. Papunta to sa garden sa likod, ah. Oh, lock naman ang pinto dito. Paano ako makakapunta sa garden? Ay, may note sa pinto. Ready ka na ba? Take a deep breath and keep calm. Nandun ang susi sa may ibabaw ng ref. Ano to? Teka, kukunin ko na kay susi. Ayan, nakuha na rin kita. O teka, may sulat ulit sa susi. May isang tanong na dapat mong sagutin. Walang explanation. Oo o hindi lang naman ang dapat mong tugon. Ha? Ano daw? Buksan ko na kayong pinto. Surprise! Happy 7th anniversary sa inyo, anak! Happy anniversary, anak! Oh my God! Kayo pala yan! Kaya pala walang tao sa bahay. Akala ko po nalooban na tayo. Nabigla ka ba? Ano, okay ka lang ba? Opo, Mami. Pero okay lang po ako. Salamat po sa inyo, Tita, Tito, Kuya, Ate, and Daddy. Buti pa kayo naaalala niyo 7th anniversary namin ni Gio. Samantalang siya, hindi nakaalala. Sigurado ka ba, anak?
Hindi nga po niya ako nireplyan man lang kanina dun sa text ko. Eh, sino yung nasa likod mo? Po? Gio? Hi, loves. Sorry kung hindi kita nareplyan kanina. Busy kasi ako. Happy 7th anniversary, loves. Eh, bakit nakaputi ka? Wala naman. Halika nga dito, payakap nga. Pagod kasi ako eh. Tama na, nakakaya oh. Nandito sila mami. Nandito rin sila mami mo, ano ka ba? Eh, isang tanong na dapat mong sagutin. Walang eksplanasyon. Oo, hindi lamang ang dapat mong itugon. Ha? Ano? Teka, anong... bakit ka lumuluhod, hoy? Joyce, handa ka na bang tahakin ang forever kasama ako? Joyce, I love you yesterday, today, tomorrow, and forever, to infinity and beyond. Will you marry me? Oo, Gio. Siyempre naman. Yeah! Wag wholesome tayo. Ang sinasabi nila na sa hinahaba-haba ng prosesyon sa simbahan din yung tuloy. Ang dami nating pinagdaanan sa daddy mo pa lang, di ba? Pero hindi ako sumuko dahil alam kong nandun ka. Naghihintay ka sa akin sa dulo. Kaya nandito tayo ngayon nakatayo. At magiging misis na kita. Hindi na tayo mapaglalayo pa ni Tito or ni Daddy. Sinabi ko na ba sa'yo na sa ngiti mo ako na humaling? Nahilo at nahulog. Akala ko nga nouna, sinusundo na ako ng anghel ko. Nung una kitang makita sa harapan ko, bigla kang nagsungit. Doon ko nalaman, ay, tao nga. You are so strong and a risk taker. At doon na kita minahal. Doon ko rin napagtanto na ikaw ang babaeng hinahanap ko. Marahil, hindi mo naririnig sa akin to. Pero loves, maraming salamat sa'yo. Hindi mo man alam kung gaano kalaki ang pagpapasalamat ko sa Panginoon. Ipinakilala ka niya sa akin. Binigyan mo ng liwanag ang buhay ko. Ikaw ang nagbigay ng tunay na ngiti sa akin, mga labi. Ikaw ang isa sa mga dahilan kung bakit ako nagsusumika. Ikaw ang dahilan kung bakit merong isang engineer Sandoval. Thank you for loving an imperfect man like me. You are the one that makes me perfect. I love you so much, Miss. At hindi ako magsasawang mahalin ka kahit na maputi na yung buhok natin o kaya kulubot na yung balat natin at hindi na tayo makakaalala pa. Joyce, I love you yesterday, today, tomorrow, and forever. I love you from infinity and beyond. Loves, I love you so much, and I am here because of you. Your whole existence makes me strong. Sa totoo lang, loves, mahina na ako. Naging malakas lang ako dahil ibinibigay mo ang lakas mo sa akin. Araw-araw, you are my vitamins and my maintenance medicines. I am surviving this life
dahil sa'yo. Dahil alam kong may isang taong naghihintay sa'kin, no matter what happens. Nagiging risk taker ako dahil sa'yo. Dahil gusto kong subukan ng mga bagay na hindi pwedeng magawa. Kasama ka. Dahil alam kong safe ako kapag nandyan ka at nasa tabi kita. Hindi ako nag-aalala sa kung ano man ang pwedeng mangyari sa akin. Dahil nandyan ka at hindi mo ko pababayaan. I love you so much, loves, that I wanna live longer. Ikaw ang oxygen ko. Ikaw ang lifeline ko. I promise, loves, I will stay long. Magiging mas malakas ako. Dahil tulad nga nagsabi mo, magmamahalan tayo hanggang pumuti yung mga buhok natin. Kumulubot man ang balat natin at hindi na tayo makaalala pa. I will live for you, Gio. I can, because you love and I love you. Gio, I loved, love, and I will love you from infinity and beyond. I now pronounce you Mr. and Mrs. Sandoval. Happy first wedding anniversary. I love you. I love you too, loves. Happy first wedding anniversary. Loves, ayaw mo bang gumawa na tayo ng baby? Ng family. Para kumpleto na tayo. Loves, gusto ko pero ang inaalala ko ay ikaw. Sa kondisyon mo. Masyadong masela ng pagbumuntis lang. Hindi yan. Kakayanin ko naman eh. Alam ko gustong-gusto mo magkaanak tayo. At syempre gusto ko rin. Pero loves, hindi natin masasabi ang pwedeng mangyari. Gio, isang taon na tayong kasal. Gusto ko lang magka-baby. Naiingit na ako sa iba na may baby. Hindi pa tayo matatawag na pamilya hanggat wala tayong anak. Kaya sige na please, Gio. Joyce naman. Eh, paano kung... Huwag ka nang mag-alala. Hindi naman ako gaanong na-attack these past years, di ba? Kasi nandyan ka. Hinaalagaan mo ko. Promise, kakayanin ko to. I will take care of myself and our baby. I promise. Bakit ba ang kulit-kulit mo? At laging gusto mong nasusunod? Alam mo, akong kinakabahan sa'yo eh. Payag ka na? Yay! I love you so much, loves! Hi, loves. May magandang balita ako sa'yo. Hi, loves. Oh, teka, bakit ka umiiyak dyan? Wala naman. Ano ba yung good news mo? Loves, site engineer na ako. Ang kaso, yun lang. Mas madalang tayong magkita. Usually kasi nasa site na ako. Ganun ba? Bakit ang lungkot mo? Ang sama kasi ng pakiramdam ko kanina pang umaga. Hindi na nga ako pumasok eh. Tapos si Mami, pinapunta ko na dito. At ang sabi niya... Ano? Teka, okay ka lang ba? Gusto mo magpa-check up tayo ngayon? Nainom na ba yung mga gamot mo? Hindi na ako po pwedeng uminom ng mga gamot, Gio. Bakit? Gio? Gio? Buntis ako! Magiging family na tayo! Oh my God! Loves, talaga ba? Magiging tatay na ako? Yes! Oo! Promise, I will take care of you more! Nag-resign na rin ako sa trabaho, loves. Para mas maalagaan ko si baby. Si mami din daw, dito muna sa bahay para kapag wala ka, siya ang kasama ko. Oh, thank God! Napakabuti ng Diyos sa atin talaga, loves. Kompleto na tayo, Gio. I'm home.
loves. Loves! O teka, magdahan-dahan ka, Joyce. Oh, kumusta naman yung mag-ina ko? Ito, 4 months na and still kicking. Buti naman nakauwi ka na ngayon, loves. Siyempre naman, loves. Di naman pwedeng hindi kita makita. Lalo na't buntis ka. Mami, mano po. Kaawaan ka ng Panginoon. Ay nako, Gio. Minsan kinakabahan ako sa asawa mo. Biglang hinihingal. Yun pala, sobrang natutuwa sa baby nyo. Sinabihan ko rin na huwag masyadong nagkikikilos. Ay, naku, napakatigas ng ulo ng asawa mo. Joyce? Oh, bakit nandito pa naman kami ni baby, ha? Tsaka healthy kaya namin. Loves naman talaga, eh. Nga pala, 5 araw lang ako dito. Babalik uli ako sa Cebu. Baka nga sa susunod na uwi ko, eh, sa kabuhanan mo na. Ano ba kasing klaseng trabaho yan, loves? Di na nga tayo pinaglayo ni Daddy. Trabaho naman ang naglalayo sa atin. Alam mo naman na kailangan kong i-monitor yung mga supplies at iba pang bagay sa site. Pati yung mismong plano. Masyado kasing mabusisi ngayon ang developer namin. Saka, loves, para naman to sa future natin, eh. So bagay. Ay, teka, kumain ka na ba? Halika, may niluto ako kanina. Pinaglihian ko kasi yun, eh. Yung carbonara, masarap yun. Ang daming cheese. Dali, naku. Namiss kita, loves ko. Kabuanan ng misis mo, di ba, Sandoval? Ah, opo, sir. O, pwede ba akong umuwi? Oo naman. Basta isa ako sa mga ninong, ha? Oo naman, sir. Excited na nga ako, eh. Nung nakaraan na chine ko si Joyce, maayos naman sila. Natin sasabihin kay Gio yung tunay na lagay mo na hindi ka talaga maayos. Oh, Mami, please po. Kaya ko naman po, eh. Proper breathing lang naman po ito. Puro ka na lang ganyan. Eh, paano na lang kapag nanganak ka na, ha? Ma, kakayanin ko, promise. Basta po, ano man po ang mangyari. Kung sakali lang naman po na inatake ako, please, ma, piliin niyo pong sagipin yung anak ko. Joyce! Please, Mami. Mami, sakit na po lansyan ko. Joyce! Ano? Manganganak ka na ba? Bakit naman biglaan? Halika, dadalhin kita sa ospital. Bakit hindi mo agad sinabi na manganganak na siya? Hindi pa dapat ngayon siya manganganak. Dapat yan sa susunod pang linggo, eh. Bigla lang pumutok yung panubigan niya. Tinawagan mo na ba si Gio? Oo, pero nakapatay yung cellphone. Baka nasa flight na. Actually, kahapon pa nga siya tumawag sa akin. At ngayon nga daw siya uuwi. Kayo po ba ang magulang ng pasyente? Opo, Doc. Opo, Doc. Bakit po? Alam po natin na may heart illness ang anak niyo. And she do not want us to do a CCS operation. Gusto niyang ilabas ang bata via normal delivery. And sasabihin ko po sa inyo na delikado yon sa kondisyon niya. Nasaan po ba ang mister ng pasyente? Wala po kasi siya. Baka mamaya pa yung dumating, Doc. Bakit po, Doc? She is delivering the baby right now. And the risk of having a heart attack habang nagda-deliver is high. Ay, Diyos. We already have her will na ang baby ang isisave namin. Ngayon po, we need your decision as the parents. Are you with the patient? We will save the baby, but we cannot assure to revive your daughter. Ano po? Hindi ba pwedeng dalawa sila ang sagipin nyo, Doc? We cannot assure that po, sir. Kapag i-revive natin ang patient, makakasama sa baby. Masyadong sensitive po ang mga bata habang nasa sinapupunan ng ina. Doc, nagsiseizure na po ang patient. Nag-increase na rin po yung heart rate, Doc. Sir, ma'am, Joyce, we need to decide Daddy. Right now. The patient or the baby? Thank you.
makikita ko na si Joyce. Sa wakas, makikita ko na rin yung baby namin. Teka, may text. Gio, pumutok na ang panubigan ni Joyce. We're heading to the hospital right now, Mommy. 30 minutes ago? Kailangan ko na magmadali. May text ulit from Mommy. Gio, where are you now? We are at St. Margaret Hospital. Be here, please. Naku, baka lumabas na si baby. Papunta na si Daddy. Mami, bakit po kayo umiyak? Teka, hanggang ngayon po ba nasa delivery room pa rin si Joyce? Kamusta na po? Daddy, bakit ang tahimik niyo? Sir and ma'am, time of death is 4:30 p.m. Ano pong sinasabi niyo, Dok? Sino namatay? Mami, Daddy, tama bang kwarto na to? Nandito ba si Joyce? Sir, pinili po ng patient na sagipin ng baby. She had a heart attack while delivering the baby. Pwede niyo po silang makita sa loob. Hindi totoo yan, Dok. Buhay pa yung misis ko. Sasabi niya sa akin, okay ng lahat eh. Wala siya sinabing ganito, Dok. Para niyo lang awa. Buhay niyo po si Joyce. Sorry, sir. Kailangan po namin isave ang baby niyo. Ayon na rin po sa kagustuhan ng misis. No! Hindi, hindi talaga. Hello? Ako ang daddy mo. Ito si mami mo. Joyce! Joyce! Uy! Kumising ka naman dyan, oh! Tignan mo din yung baby natin, kamukha mo! Dali, kamukha mo, di ba? Sabi mo, magiging pamilya tayo. Ito na ngayon, oh! Pero bakit ganito? Bakit mo naman ako? Kami ni baby, sabi mo magmamahalan tayo hanggang sa pumuti yung buhok natin. Hanggang magkulubat yung balat natin. Sabi mo mabubuhay ka na matagal. Pero bakit ganun? Joyce naman eh. Ang daya mo. Parang awa mo na gumising ka na dyan. Joyce. Sabihin mong biro lang to. Bakit naman ganitong laban na pinili mo sa akin? Ha? Napakahirap na itong talunin eh. Joyce naman, Joyce. I love you so much, loves. Please. Kumising ka na. Huwag mo akong iiwan ng ganito. Baby, ang bait-bait ng mami mo. Sinip ka niya. Kasama na siya ngayon ni Lord.